In 2018 and 2021, the Kalaw-Ledesma Foundation received a grant from the National Commission for Culture and the Arts to conserve the physical scrapbooks of art patron Purita Kalaw-Ledesma. In this video series titled The Scrapbooks of Purita Kalaw-Ledesma, Research and Conservation, we spoke with Emma Ray, President of the Philippine Librarians Association, Inc., and a professor at the School of Library and Information Studies in University of the Philippines, Diliman. Previously, she was the Executive Director of the Legislative Library and Archives of the House of Representatives. Last 2018, Prof. Emma conducted a lecture and workshop on paper conservation at Kalaw-Ledesma Foundation Center. Can you tell us about the condition of the PKL scrapbooks? So, ano pang condition na nakita doon sa condition survey na ginawa, no? Siyempre, yung ano, surface dirt, may mga surface dirt na kasi doon sa matagal na storage. Saka siyempre, pag matagal na yung material, nag-accumulate talaga ng surface dirt. We recommended that lilinisin yung mga pages ng scrapbook. So, paper conservation, ito yung preservation of a wide range of rare and valuable objects. The inherent ingredients in the manufacture of paper like wood pulp, alum, kumisan may dye, and the mode or method of manufacture makes paper weak. This vulnerability is also aggravated by the chemical chains that are harmful, no? Kunyari mga cellulose degradation because of improper lighting, improper humidity, mayroong air pollutants, as well as contacts with harmful materials like use of adhesive tapes, no, improper handling like picking up paper objects with your dirty hands or soiled hands, and sometimes the archives or libraries have molds in the atmosphere, no? So yung paper conservation will ensure the appreciation and value of the paper artifacts for decades, no? But nire-retard natin yung deterioration para mas matagal magamit yung mga objects, no? What is the general condition of PKL's scrapbooks? Why does it need conservation work? Basically, yung collection ay newspaper clippings, di ba? Pero may mix material doon sa scrapbook, like mayroon doon mga souvenir programs, invitation. May mga personal notes actually, no? May greeting cards, no? These greeting cards, personal notes, invitations are actually related doon sa newspaper clipping. So, newspaper clippings to, kung anong nangyari sa day na yon, andun yung invitation, kung merong invitation man si ma'am, di ba? So, masasabi natin na yung collection personal kay Mrs. Purita Kalaw-Ledesma, no? And this makes the collection her archive. Sa akin, ha, itre-treat ko siya na archives ni ma'am itong. So of course, yung newspaper clippings, newsprint. Newsprint ay acidic yan eh. So pasted on craft paper, makikita natin na ang ginamit cornstarch paste, which is also good, no? So yung scrapbook din ay bound, di ba? Bound scrapbook. Ang diferensya lang ng pagkabind, tinahi yung spine, pero ginamitan din ng staple wire na ang hirap alisin, di ba? Yung staple wire na yon may tendency yan na through time mag-corrode or magkalawang. So, yung kalawang ng staple wire, sisirain niya yung papel. Tapos yung spine ay inapplyan ng animal glue. Acidic siya plus talagang kinakain niya yung spine pagkalaunan ng panahon, no? So makikita natin na medyo nagde-deteriorate yung spine, no? Bukod doon, no, yung binding kumisan masyadong makapal sa isang scrapbook, no? So dahil makapal yung scrapbook,
kuminsan lumalabas yung text block ang tawag, lumalabas dito sa side na hindi na siya napoproteksyonan nung book cover, di ba? So medyo may mga punit-punit na dito sa side ng scrapbook. Can you walk us through the conservation process for the PKL scrapbooks? Any conservation project should start sa ano, sa condition survey ng artifact o yung material, no? Kasi hindi naman lahat ng material tingin ko pare-pareho. So anong condition ng hawak mo, no? Kunyari scrapbook to, aalisin natin itong cover. Gumamit kami ng sharp object, kinater namin itong cover, no, para matanggal, no. After that, meron kang sinatawag na text block. Ang text block ay itong maiiwan. Tapos yung spine, nakita namin na may tahe pero merong staple wire. So yung staple wire naman ay siyempre gagamitan mo ng plies, no? Pina-plies, mahirap ba kasi matibay yung staple wire, yung makapile na type. No? So, pag natanggal mo na yon, so staple wire, saka tahe, palalambutin mo naman yung animal glue. Gumamit kami ng metal cellulose paste para i-apply dun sa animal glue. Unti-unti siya na ini-scrape kasi lalambot with the metal cellulose paste yung animal glue. Pag ini-scrape mo na yan, linis na yung spine. Lalabas na yung mga pages, no? So after that, isa-isa mo nang aalisin, no? Parang i-separate mo ang bawat page ng scrapbook. Andiyan yung papel, kukuha ka na ng material. Ang material na ginamit nga namin yung vinyl eraser white, yung Staedtler na brand or whatever, basta yung vinyl eraser, no? Tapos grinigrate, pinapagrate namin. May available na commercial graded eraser pero siyempre gagawa tayo ng paraan para makatipid. Pag nag-grade mo na, yun yung ilalagay mo sa surface ng page ng scrapbook. Tapos ano lang, yung circular movement lang, parang ganun. I-apply mo sa surface ng ano, no, ng scrapbook na nililinis mo. Tapos, makikita mo yung eraser, mapipick up niya yung dirt, yung surface dirt. Tapos, doon na brush. Brush mo hanggang sa malinis na, tapos go to the next page. Nung nalinis na lahat, ito naman yung i-encapsulate na namin. So, ang encapsulation na ginawa, isasandwich mo yung material, no? May ano ka dyan, double-sided tape ka sa sides, no? Plus, nilagyan namin ng margin dito, mahabang may, ano, no? Ano ba yun? May allowance dito na nilagay namin sa mylar kasi doon kami bumutas ng pagbinay na namin. Doon namin nilalagay yung peg na pang-bind, no? After that, ginawa namin yung, ano, yung shell. Kami yung gumawa ng cover. So, after that, pwede mo na siyang ilagay, no, yung text block with the cover, tapos lagyan mo na ng label. And I think pinaano nila sa ano, sa commercial printer yung labels ng ano, ng scrapbook, di ba? So yun na yung process ng ating conservation work. We preserve because we save history, because beyond the economic value of preservation, meron diyang compelling argument doon sa value of saving historic documents, no, for future research and discovery, no.